malo ka naman. Oo. Nagpatong sa malo niya. Napagitan eh. Umalik. Tama na. Ang daga ay isang mapaminsalang peste ng palay. Umaabot sa 6 na buwan hanggang 1 taon ang haba ng kanilang buhay at mapanira ang mga ito sa lahat ng yugto ng palay. Umaabot ng 60% ang mawawala sa ani ng palay kung hindi maayos ang pamamahala ng pesteng daga. Upang maging epektibo ang pagpuksa sa daga, sundin ang sumusunod na prinsipyo. Una, kontrolin ang daga sa tamang panahon sa pamamagitan ng pag-aaral sa inog ng buhay o life cycle ng mga ito. Ayon sa mga eksperto, ang tamang panahon ng pagsugpo sa daga ay sa panahon na nagsisimula pa lang ang pagdami ng mga daga. Kadalasan itong tumutugma sa pagbubuntis ng palay. Mas mahirap puksain ang mga daga kung hihintaying dumami ang mga ito o kaya'y kapag malala na ang pinsala sa palayan. Ang mating season o panahon ng pagpaparami ng daga ay tuwing Marso at Setyembre o 1 buwan bago magtanim at bago mamulaklak ang palay. Ito din ang panahon kung saan pinakamababa ang populasyon ng daga, kaya't ito rin ang tamang panahon na simulan ang pagpuksa sa mga ito. Karaniwang lungga ng mga daga ang mga imbaka ng tubig, kanal, tosang at damuhan. Kaya't panatilihing malinis ang mga pilapil, kanal at paligid ng bukid upang walang pamahayan at pagtaguan ang mga daga. Mahirap sugpuin ang mga daga dahil mabilis ang kanilang pagdami, lalo na sa lugar kung saan maraming pagkain. Ang inahin ay pwedeng manganak ng 3 hanggang 4 na beses sa 1 taon. May 6 hanggang 8 anak ang kanyang sinisilang bawat pagpapanganak. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga bagong panganak na daga ay pwede na ring mabuntis. Kaya dapat puksain ang daga habang hindi pa sila dumadami. Pangalawa, gumamit ng iba't ibang paraan ng pagpuksa sa mga daga. Bawasan o paliitin ang lapad ng pilapil upang hindi ito pamahayan ng mga daga. Araruhin agad ang bukid pagkatapos umani upang mabawasan ang populasyon ng golden kuhol at mga damo. Ang mga ito ay alternatibong pagkain ng daga. Pwede ring itaas ang tubig ng 3 hanggang 6 na sentimetro pagkatapos ng pagsusuwi para pigilan ang pagkain sa mga pananim. Nahihirapan ang daga na sabay na lumangoy at humuya. Pagtulungang hukayin at tubigan ang lungga ng mga daga. Sa mga lugar na walang tubig, maaari ring gamitin ng flamethrower. Maaari ring gumawa ng community trap barrier system sa inyong bukirin. Gumamit lamang ng laso ng daga kung wala ng ibang pagpipili ang paraan. Ngunit dapat tandaan na hindi sila mapupuksa sa isang paraan lang. Dapat pagsamahin ang iba't ibang paraan upang mas epektibo. At pangatlo, ang panghuli sa mga daga ay nangangailangan ng malawakan at tuloy-tuloy na pagsasagawa upang tuluyang maiwasan ang pinsalang dulot ng mga ito. Ang mga magsasaka sa magkakalapit na bukid ay dapat sabay-sabay na kumilos para maging epektibo ang pagpuksa ng daga. Tandaan, para maging epektibo ang pagkontrol sa daga, isagawa ito sa tamang panahon, sabay-sabay at gamit ang iba't ibang pamamaraan.